Prometheus, ang titan na sinasabing nagnakaw ng apoy. Marahil kung walang apoy sa mga tao ay paniguradong mahihirapan tayong mabuhay. Sa unang panahon, ang apoy ay ang isa sa kinakailangan ng mga tao sapagkat ito ay ang ginagamit para makapagluto ng pagkain at nagsisilbing proteksyon noon sa mga mababangis na hayop at nagsisilbing init at liwanag sa malamig na gabi. Sa videong ito, mga kaibigan, ating tutunghayin ang kwento ng isang titan na nagnakaw ng apoy sa Olympus para sa mga tao. At ito ay ang kwento ni Prometheus. Atin nang simulan. Ito lang yan sa RJ TV. Matapos nga magtagumpay sila Zeus at mga taga-Olympus sa digmaan laban sa mga Titans, ang lahat ng mga Titans na kasali sa panig ni Cronos ay naikulong sa Tartarus, ang lugar na kung saan pinaparusahan ang mga masasamang nilalang. Ngunit dito ay ang Titan na si Prometheus, kasama ang kanyang kapatid na si Epimetheus, ay sila lamang ang hindi kasama sa pagpapakulong na ito, sa kadahilanang sila ay kumampi sa panig nila Zeus sa panahon ng digmaang Titanomachy. Matapos ang lahat ng iyon, ay nagsimula ngang pagharian ni Zeus ang Olympus kasama ang kanyang mga kapatid. Dito si Prometheus ay ang kilala bilang isang mautak na titan dahil sa siya ay ang isa sa dahilan o susi kung bakit nabuhay ang mga tao. Ang titan na si Prometheus ay nagtataglay ng husay sa paggawa ng sining. Gamit ang luwad, ito ay hinuhulma niya sa iba't ibang anyo ng hayop. At sunod ay ang mga tao naman ang kanyang ginawa. Una niyang nilikha dito ay ang lalaki. Ang nilikha ni Prometheus na ito ay nakita ni Athena, ang God of Wisdom. Dito ay sinabi niya na ang likha ni Prometheus ay dapat na mabigyan ng buhay. Kung kaya't doon ay napagpasyaan nga niyang basbasan ito at bigyan nga ng buhay bilang mga mortal. At nang mabigyan nga ng buhay ang mga tao, ay sunod na nabuhay dito ay ang kanyang mga nilikhang hayop. Matapos ang lahat ng iyon, doon ay napagpasyaan ni Prometheus na siya ay bumaba mula sa Olympus patungo sa mundo ng mga tao upang doon ay manirahan kasama ang mga ito. At doon nga ay napansin ni Prometheus na tila may kulang pa sa kanyang mga nilikhang tao. Dahil nga sa ang mga tao ay ang mga mortal lamang, ay nakikita niyang nakakaramdam ang mga ito ng sobrang lamig sa madilim at maginaw na gabi. At doon ay nahihirapan din sila sa tuwing may mga mababangis na hayop na umaatake dito at nahihirapan din sila sa kanilang pagkain. Kaya't doon ay napag-isipan ni Prometheus na ibigay sa mga tao ang apoy. Kaya naman siya ay nagtungo muli sa Olympus upang kumuha ng apoy at ibahagi sa mga tao. At kanyang tinuruan ang mga ito kung paano nila gamitin ang apoy gamit sa kanilang pamumuhay. At siya na din ang nagturo sa mga tao kung paano nga ba gamitin ang lingwahe, mga gamot at kung paano sumamba sa mga Diyos at Diyosa. Doon ay inatasan ni Zeus si Prometheus na magkaroon ng tamang pamantayan sa pagbibigay ng alay para sa mga Diyos, na ito nga ay ang kalahating karne ng hayop ay mapupunta sa mga tao, habang ang kalahati naman ay ang mapupunta sa mga Diyos. Dahil dito, si Prometheus nga ay hinati ang mga karne ng hayop sa dalawa. Ang isa dito ay maliit lamang, ngunit ito ay malalaman at makarneng bahagi ng hayop, habang ang isa naman ay mas marami kung titignan. Ngunit sa loob nito ay punong-puno ng mga buto at nababalutan lamang ito ng mga taba, kung kaya't ito ay kaaya-ayang tignan. At nang matapos ngang hatiin ito ni Prometheus ay doon pinapili niya si Zeus
kung alin nga ba ang mapupunta sa mga tao at mapupuntang alay sa mga Diyos. At doon, dahil nga sa malaki at mukhang kaaya-aya ang isang bahagi, ay ito ang pinili ni Zeus. Ang hindi alam ni Zeus, ang kanyang pinili ay kaaya-aya nga naman. Ngunit sa loob nito ay punong-puno naman ng mga buto. Kung kaya't naman, ang mga malalaman at makarneng bahagi ay napunta lamang sa mga tao. Kaya sa tuwing nag-aalay ang mga taga-Greece, ang mga buto ay ang kanilang inaalay sa mga Diyos. Nang malaman ni Zeus ang ginawang panlilinlang ni Prometheus na ito, ay doon binuhos ni Zeus ang kanyang galit sa mga tao. At dito ay binawi ni Zeus ang apoy mula sa kamay ng mga ito. At doon, sa pagkawala ng apoy sa mga tao, ay doon nakaranas sila ng masalimuot na buhay. Muli silang nailagay sa madilim na gabi. Ang mga tao ay nakaramdam ng sobrang pagkaginaw at sila'y sobrang nahirapan sa pagkain dahil sa hindi na sila nakakaluto gamit ang apoy. At ang lahat ng ito ay nasaksihan ni Prometheus at lubos na nakaramdam siya ng awa sa mga tao. Kaya't gumawa siya ng paraan kung paanong magkakaroon muli ng apoy ang mga tao. Dahil doon ay napagpasyaan niyang nakawin na lang ang apoy kung saan na itago ito sa Olympus. Doon ay nagtungo nga si Prometheus sa Olympus at ginawa ang kanyang binabalak na nakawin ang apoy. At nang magawa niya ito ay muling nagkaroon ng apoy ang mga tao. Ngunit nalaman din ni Zeus ang ginawang pagnanakaw ng apoy ni Prometheus. Nang mapansin nito na sa gabi ay muling nagkakaroon ng liwanag gamit ang apoy ang mga tao. Dahil nga sa patong-patong na kasalanan ni Prometheus na ito, ay doon nagalit na si Zeus sa kanya at siya na mismo ang pinarusahan nito. Pinadakip ni Zeus si Prometheus para doon ay igapos siya sa isang bato ng Olympus. At doon ay palaging may dumadating na uwak upang kainin ang kanyang lamang loob. At paulit-ulit lamang na nangyayari ito kay Prometheus. Paulit-ulit lamang siyang nasasaktan. At nang dahil nga sa immortal si Prometheus, ay kahit pa palaging kinakain ang kanyang lamang loob, ay nakihilom naman ito sa pagsapit ng gabi. At sa umaga ay muli lamang itong kakainin ng uwak. Ito nga ay ang naging kaparusahan ni Prometheus. Ngunit kahit ganun pa man ang nangyari, ay hindi pa rin naman pinagsisisihan ni Prometheus ang kanyang nagawa para sa mga tao. Mga kaibigan, ito nga ay ang kwento ni Prometheus. At siguro hanggang dito na lamang muna ang ating talakayan. At kung nais mo pa ng karagdagang kwento at karugtong ng mga kwentong ito sa Greek mythology, ay maaari mong i-check ang ating playlist dito lang yan sa ating channel, RJTV. Muli, ako'y nagpapasalamat at nagpapaalam. See you in my next video. Goodbye at mag-ingat kayo palagi.